Good morning po mga kasanay. Welcome pong muli dito sa ating munting channel. Ang papakita ko po sa inyo ngayong mga kasanay na munting tips ba kung sakali man na ito po ay hindi pa ninyo alam ay na ibabahagi ko po sa inyo ngayong araw. Yan po. Pansinin niyo po mga kasanay yung ating mga poste dito sa paikot ng ating ginagawa sa third floor ay mabababa na po yung bakal. Sinadya na po nating babaan yan ayon po sa sukat nung ilalagay nating parapet. At dito naman po sa kabilang banda, pag pinansin nyo po, ayun po paikot yung lalagay natin ng parapet. Pagdating po dito sa bandang to, ayan po mga kasanay. Ayan, matataas po yung poste niya kasi po meron pa tayong isang islab dyan mga kasanay. May bahagi pang may islab. Ang sasakupin po ng islab dyan mga kasanay ay yung balitakip ng hagdan, isang maliit na CR, at saka po yung isa pang kwarto. So ang talaga natin ngayon mga kasanay, ang ibibigay ko sa inyong tips ay yung ganito po mga kasanay, yung sukalo. Ayan po, papakita ko po sa inyo mga kasanay. Ayan po yung butas ng hagdan. Ito po yung ating perimeter. Ayan. Ito po yung butas ng ating hagdan. Magmula po dito sa may poste nitong perimeter. Ayan po. Pansinin nyo makasanay, mataas po siya. Nagpataas po tayo ng halo dyan. Dahil halo blocks naman po natin yung paikot na yan. Dahil ito po dito sa aking kinalalagyan. Kung saan hawak ko po yung ating camera ay... Open na po ito. Yan na po yung magiging perimeter nung isasara nating area. Ayan po. Ayan. Lalayo ko po ng konti yung camera. Ayan po. Ayan po. Pagdating po dito sa may poste, sa may kanto ng ating hagdan, continuous po yung ating sukalo mga kasanay. Ayan. Para po hindi po papasok ng ang tubig dyan sa ating butas ng hagdan. Ayan po. Ayan po yung butas ng hagdan mga kasanay. Doon po tayo nagaling sa isang poste na yon. Pangalawang poste po, nakapaikot po yan, sukalo. Tapos dito po mga sanay, may sukalo rin po dito, pero nilakihan po parang isang box na in-square po dito sa may akyatan. Ayan po. Ito po yung abang ng hagdan. Yan yung mga nakatayong bakal na yan. Yan po yung hagdan na pabulusok po. So, ibig sabihin po mga sanay, pagaling ka sa baba, paakyat po yan. Ito po yung dito po, ang lapag niya dito sa parang box na ito. Ito po, ayan. Kasi po kung dito po natin ilalagay, kahilira po ng sukalo, parang nakaka ilang naman po kasi pag matisod po, parang hagdan na agad. Mas maganda po ganito, ginawang medyo malayo yung box. Ayan po mga kasanay, medyo nilayo. Yung tapat mismo ng babaan. Para po mapansin agad na mayroong malaking harang dyan ng tubig. Parte po siya ng sukalo. Pinilakihan lang po, ginawang box. Ayan po mga kasanay. Tapos pagdating po dito, ayun yung linya na yon. Ayan, diretso po yan dito. Sukalo po yan. Ito po. Ito po yung part ng may banyo. Mula dito sa may gilid ng hagdan hanggang dito po sa isang poste na ito. Ito po. Itong poste na ito. Banyo po yan, papunta doon. Ayan. Ayan po, nakadrop po yan. Nakikita nyo po yung parang guhit na yan. Nakadrop po yan mga kasanay. Mas mababa yan sa floor ng pangkalahatan. Then pagtapit po dito sa isang poste na ito mga kasanay, may sukalo pa rin naman yan. Gawa po ng may kwarto po. Ito po, kwarto po ito. Ayan, wala po dyan sa mga poste na yan. Hanggang doon po sa may poste na yon. Apat na poste po ang sinakop ng isang kwarto. Ayan po. May sukalo rin po yan mga kasanay. Ayan. Sukalo po yan. Wala pong papasok na tubig. Yung sukalo na po yan mga kasanay, isinabay natin yan sa buhos. Kaya po solid po yan. Kumbaga, although i-waterproof natin, kahit i-waterproof po natin yan, kung sakali balang araw magka-problema, ay naka-insured pa rin po na hindi basta-basta papasok ang tubig dyan sa kwarto, banyo at saka sa hagdan. Kasi po, solid po yung ating sukalo dyan, hindi po yan yung toppings lang. At saka po, bukod po doon, may klibi po tayo, nabanggit na po natin noong nakaraan. Na ang ating side po ay diretso na agad ang klibi niyan papunta dun sa ating sa ating mga drainage.
Yun lamang po mga kasanay ang may babahagi ko sa inyo ngayon. Mahalaga po ang sukalo. At ang pinakamahalaga po sa paggawa ng sukalo ay kung maaari ay isama po sa ano. Isama po sa buhos, kasama po ng buhos. Kumbaga bago po magbuhos ng slab o roof deck ay may ano na po tayo. May plano na po tayo kung anong gagawing sukalo. Yun lamang po mga kasanay, bali nakapaikot ang sukalo natin doon sa mga lugar na bububungan pa natin. Ayan po. Ayun lamang po muna mga kasanay. Salamat po muli sa panonood ninyo at sana po ay lagi po kayo manood ng ating mga ina-upload na video dito sa ating munting channel. At pa-subscribe na rin po sa mga hindi pa po nakasubscribe sa akin. At pakipindot na rin po ng ating notification bell para po mapanood nyo rin po yung mga susunod na ating video na i-upload dito sa ating munting channel. Yun lamang po muna pansamantala mga kasanay. Paalam.